Pang ilang buwan mo nang gamutan yun? Ano po? Ang tapos ko po sa pag-inom ng gamutan, ay mga ano po, mga 5 months po. 5 months na. Anong sabi po ng doktor? Ano sabi po, dyan po ang po yung nagdana yung lagi po nag-asikaso sa amin. Ano man po, okay naman po ang ano ko resulta. Mga ano po, negative na. Negative na. Good morning, Pilipinas! And welcome back to our channel! Ako nga po pala si Kaagapay JM. At ako naman po ang inyong lingkod, si Kaagapay Mark. Yan, isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Ngayong Monday, yes. Holy Monday, ay bibisitahin namin sila at Francia kasi may padala po si Ma'am Bernadette ng USA. Yan, shoutout po kay Ma'am Bernadette sa walang sawang pagtulong dito sa pamilya ni Ate Francia. Napakabait dito ni Ma'am Bernadette and kahit na busy-busy yan si Ma'am Bernadette, talagang hindi nakakalimot. Thank you so much po Ma'am Bernadette. Thank you, ma'am. Stay strong and always beautiful. Yan. Inside and out. Sa lahat po ng mga sponsors, viewers, yeah, supporters natin, lalo na sa mga ating mga member, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa aming munting channel na makapag-atid ng munting tulong sa ating mga kababayan na kailangan. Opo. Yan. Bali ngayon, bisitahin natin sila at Francia ngayong Holy Monday. Baka wala yung mga bata kasi may pasok pa po ngayon. Oo. Mga estudyante. Oo. Akala kasi nung ibang mga bata ngayon, wala na silang pasok. Hmm. Hindi nila akalain na may pasok pa rin pala sila hanggang ngayon. Kamustahin na rin natin si Ate Francia. Nung last time kasi, nung check-up niya daw, medyo okay na. Ngayon, first week na yung April, alam ko bukas, pupunta ulit sa munisipyo ng Basod si Ate Francia para magpa-check up ulit yung status ng kanyang sakit sa baga. Kaya naman po, samahan niyo po tayo at bisitahin natin ang pamilya ni Ate Francia. Stay safe and God bless. Ito na tayo kala Ate Francia. Hello po Ate Francia. Morning Ate Francia. Kamusta na ang tindahan? Okay naman po kuya. Okay naman ang tindahan. Tayo sa loob. Tayo sa loob. At, ano? Hindi nagkakasya. Oo. Kamusta ka Ate Francia? Okay lang po kuya. May dala ulit kami dito sa iyong 25 kilos na bigas ha. May pasok kayo mga ano? Wala na kayong bigas? Ano po yan? Mayroon pa kayong bigas. Ah, mayroon pa man kayong natirang bigas? Di atis may pandagdag na ano, Ate Francia. Maraming thank you. Opo. Yung mga bata po, nasa school ano? Opo, si Francia okay na. Si Danica. Ah, maganda na. Nakapasok na po siya. Ay, very good. Pinacheck up ang po siya sa center po namin. Nirisita po siya ng antibiotic. Antibiotic? Ano ba naging sakit niya daw? Ano po, balik-balik po ladmit niya. Ano po, nasa ano na, 2 weeks na po. Grabe po sa doktor yung ano. Ganun po. Nirisitahan po yung ako ng antibiotic. Anong pinagmulan daw ng lagnat ni... Yung ano po yung gawal po bago-bago po panahon. Ah, okay. Mahina pala sa ganun si Danica. Ano? Pero at least kahit si Franz, medyo malakas takas mo yun. Sila ba nagbabitamins pa? Ha? Nagpa-vitamins pa sila? Ano po, binigyan po sila ng vitamins na ano, Arecio. Arecio, ay very good. Libre naman kasi yun, ano, sa mga munisipyo. Very good. Bali, bukas ng Martes, parang alam ko pupunta ka sa Basod, ano? Ako kayo. First week, ano? Ako, 3% po makunta ko ng Basod. Pang ilang buwan mo nang gamutan yun? Ano po, ang tapos ko po sa pag-inom ng gamutan, tapos po yung mga ubus. Mga ano po, mga 5 months po. 5 months na. Anong sabi po ng doktor? Ano sabi po, dyan po ang po yung nagdana yung lagi po nag-asikaso sa amin. Ano man po, okay naman po ang ano, resulta. Mga ano po, negative na. Negative na. Pero kailangan mo matapos yung 18 months, no? Kasi okay, yun sabi nila sa iyo. Very good. At least maganda yung resulta, no? Okay. Medyo hindi ka na maputla gaya ng dati. Ano? Yep, lalang ako na 18.
Kaya lang, yung gamot na yan, ano, antukin ka dyan pagdating sa gamot na yan. Oh, pag ano po siya, yung pag nainom po akong gamot, ano po, natutulog po talaga ako. Mm-hmm. Ano po, medyo na, medyo nahihilo po talaga ako sa ano. Taas ng dosage. Mm-hmm. Yan din yung pinagmulan ng, dahil minsan may na yung pandinig mo, ano? Na bubungog, nabibing. Umilin dun? Yes. Tinali ko pa yung aso ko ng face. Akala ko umilin dun. Ang aso pala yun. Pero huwag ka mag-ano ng aso dito sa loob, ha? Kasi nalang ako at ano, matapang bubungis ka. Mm-hmm. Akala ko naglilin dun. Ano yung nagkakamot? Malakas magkamot yung aso. Nalilindol. Nauga. May tanong lang ako sa iyo, Ate Francia. Sa inyo ba dito sa lugar nyo? Kasi ito talagang ilalim ng tulay nito. Hindi talaga na-advise na magtira dito yung mga tao. Ano? Kasi nga gawa ng kapag may bagyo, may kung anong sakuna, kayo ang unang tatamaan ng piktado. Sa inyo ba may sa barangay nyo may inalok sa inyong lupa o pinamimigay? Relocation site? Wala po inalok sa inyong barangay. Wala talaga? Ito pong lugar po namin ito, ano, parang ano po, nagtirip lang po ako ng bahay pero hindi po alam na kaya pag-uwas po na nagpara po po tayo mayari, baka po kuyaan, paalisan din ako na dito. Delikado kayo dito eh. Mabuti na lamang, ano, maganda yung panahon natin ngayon. Hindi gaya nung mga nakaraang buwan. Kasi nga nung last time nga, yung tubig dito, mataas ano? Oo, mataas. Pero hindi man ito inabot, itong hindi flooring. Hindi mo, puti alam po mga ganyan. Bago pa ako. Pero hindi mo po ano, sa tagal, nagdating po ako dito sa dahil, ano pa, 2010 po ako dito nandiyan. 2010, halos 13 years ka na nandito. Yung 13 years na lang kayo nagtataga dito sa matubig na lugar na ito. Pero sana dumating yung time no na kapag mapansin kayo ng mga government official natin, ano, mga nakatoko para sa mga nire-relocate na gaya dito, parang squatter kasi ang tawag dito, ano? Mapapoy. Oo, parang squatter kasi ito sa ilalim. Sana mabigyan kayo, isa kayo sa mabigyan. Sana nga po po. Yun din po pinakahangad doon. Gusto ko na rin po makalipat ko ng ibang lugar. Kung ako natatakot pa po sa mga anak ko. Sa bigla pong natasan. Oo. Buti yung mga kapitbahay mo rito. Ganun nga po na rin, sa baba ko katutuloy. Nangungupahan lang po ako kampi dito dahil. Ano po, nakakalakasan na po nag-ulan-ulan din dito. Hindi namin akalahin biglang matas ng tubig. Ano po yung lahat po ng gamit ko, pati yung hinihiga namin, nagro-rutang. Tulog-tulog po kami mag-ina ng tanghali. Yung bahay nyo nun, tagilid na talaga eh. Hindi po namin napansin na yan, ano, inabot na po ng bahay yung hinihiga ng... Sa awa ng Diyos, ano, wala man nangyari sa inyo masama. Kaya maraming salamat po na kahit po paano po nagkaroon po kami ng ganitong... Ano, maraming salamat po sa tulong ninyo, Kuya Mark Redin, na nagkaroon po kami ng bahay ng aking mga nakapos kunting. Siyempre dun sa mga ano natin, sponsors na nagtulong-tulong. Kasi yung mga sponsors natin, tulad namin, nangangarap din sila na yung mga tinutulungan nila mapaayos yung buhay. Kaya ito yung resulta. Ito yung magiging parang simbolo ng kanilang pagmamahal sa isang tao na although hindi naman nila kilala personally, di ba? Walang ibang gumagawa ng ganyan sa panahon ngayon. Di natin nakalain na may mga tao palang ganyan na kahit hindi mo naman kamag-anak, handang tumulong. Ibang tao pa mismo, ano? Kaya magpasalamat tayo, lagi natin silang ipagdarasal. Maraming salamat. Nanarik ka sa salamatan kung may kapal, ano? Si Lord. Kasi kundi dahil sa kanya, kami ginawa niyang tulay para iatid yung tulong sa inyo, no? Siyempre, pasalamat din kami na may naging katuwang kami sa mapaayos itong bahay nyo, kahit simple lang, just mailayo lang kayo dun sa red trap, ano, sa malapit sa tubig, mailayo kayo dun. Kamusta nga, about naman sa ano, Ate Francia, yung sa 4-piece, kamusta yung 4-piece nyo? Ano po, yung
kasali po kami sa pag ano yun. Kasali po lang po kami sa pag-meeting pero hindi po kami nakapatanong. Pero matagal ka na nakapasa na requirements. Oo, oh, makahintay ka nun. Kasi yung kay Geraldine, inabot na 3 years ata. 2 years, hindi kami nagkakamali. Bago dumating yung, maaprobahan yung kanila, ano? Medyo matagal din. Pero tiga-tiga lang, ganun talaga. Kasi marami din mga kababayan natin yung nakapasok dun sa programang yun, sa 4-piece. Oo, nag-a-apply kasi madami din nag-a-apply. Sobrang buong bansa yun. Sana isa kayo sa mapili. Ano? Talagang ano naman, qualified naman kayo sa ganung sitwasyon kasi ikaw bilang single mother, wala ka naman trabaho, yung mga anak mo nag-aaral pa, walang ibang income kundi yung tindahan lang man. Kaya sana makakapasok kayo dun kasi malaking bagay yung para sa mga bata. Ano? Kasi yung mga beneficiary talaga yung mga bata, ano? Mga nag-aaral. Yun lang. Tapos, ano pa ba? Yung kamusta yung kuryente? Kailan ang bayaran natin? Ano pa kuya, mga katapusan pa po ng, ano po ba ngayon? Oo, natapos na yung March. Tapos na ang March. Kailan? Mga pinsenas? Ano po? Alam po, ito yung katapusan po ng April po na dating resibo. Okay. Eh, yung allowance yung mga bata, kamusta? Ay. Medyo wala na po. Nanganganib na. Nanganganib na. Sa tindahan po po ngayon ako. Tinatubo. Magkano nga ulit yung baon ng dalawa? Magkano yung baon nila? 10-10. Tapos malakad sila. Magkano yung school ano? Pabilib naman din yung mga anak mo, no? Lalo si Franz. Oh, si Franz po talaga kung ano yun. Pursigido talaga siya. Simulat sa full po. Ano pa lang. Kailan tayo huli nung nagbigay ng alawan? Dito po ano. Alam ko yung 1K ata, yun na huli na binigay ko sa kanya. Ano po, doon po ako nagkuha ng pambayad po. Ay hindi, pinabibigay lang pala yun ni ma'am. Oo, nung pumunta ako ng gabi. Wala man siyang binanggit kung para saan. Hindi, nagbigay tayo sa kanya nung huli, nagkasama tayo. Last time, last 2 weeks ago ata. 3 weeks ago, mga ganun. Oo. Yung sa alawan sila, no? Diba nung isang gabi binigyan kita ng 1K? Ano po yan, doon po ako nagbawas ng pambayad ko ng kuryente. Ah, nung huli nung... Nitong kabuana ng March, ano? Okay. Doon po ako nagbawa ng pambayad. Tapos yung iba, pangkain. Ay, hindi tayo nakabigay ng ano, pang-March niya. Ano ko, nagbigay din tayo yun, kasabay ng allowance, kuryente. Ay, oo nga pala. Oo, nagbigay kami nun. Anong nakalang po yan, nagpapo ko kayo, 500 po. Tapos nung, ano, nung nag-kimpo na... Nag-ano po yung natutaka dito na wala ako. Ano po, inami pibigay po sana kayo sa atin. Yung po yung 1,000. Ayun na. Hindi ko lang mata. Ayun ata yun. Oo nga. Kasi may dala pala tayong grocery nyo. Sige, sige. Hindi mata tayo. Yung pala yung inabot ko nung gabi. Ano? Pasensya na. Oo. Nalilimot kasi ka. Pasensya ka na. Minsan nalilimot kami. Kasi siyempre madami din kami isipin minsan. Kaya pasensya na. Minsan nakakalimot kami. Maigi na yung pinapaalala nyo rin sa amin. Kasi na po kuya yun. Kasi baka nagmamaya, nagkamali kami sa mga bilin na kaya sa mga expenso. Sa kabilang kasi ni, ano, ni kumaala natin mag-verdict, kaya siya nagbibigay ng paalawan sa kuryente din para hindi na nagagalaw ang tindahan. Tama. Kasi yun sa mga kabilang bilinan niya. Kailangan mapalagot niyo. Yun yung purpose kaya siya nagbibigay ng pang-alawan kala kala, kasi may bigas naman na nakarami dala tayong mga ibang groceries. Lalo yung magatas. Magatas. Nagdala ata kami nung pantinola nyo, ano? Ah, meron pa. Okay. Ikaw nagagatas ka din? Ha? Nagagatas ka? Hindi pa ko sanay. Ah, hindi ko sanay. Ano po, ang kinakabili ko yan yung cookie ko. Eh, pero huwag ka masyado rin, ha? Sa mga... 3-in-1. Napabaya ko na ba sa mga anak? May igising yung black coffee. Tapos konting asukal lang kung matatabangan ka. Tapos may ngayon, may ibibigay kami ni Kuya Jim sa'yo. Ano? Ito ay para sa allowance ng mga bata, 500. Tapos 500 yung sa kuryente.
itabi mo na maigayon para sa kuryente. Kasi ginagawa ito ni Ma'am Bernadette para meron na kayong unang ano, para hindi rin nagagalaw ang tindahan. Bukod mo yung 500 sa allowance sa mga bata, 500 para sa kuryente. Ate Francia, tabi mo maigi ha, kasi yung sa kuryente medyo matagal-tagal pa. Sana huwag magalaw, ano? Promise? Naingat ako na po ko yung tindahan. Huwag mo kusitin ha. Apoy, bawal yung kusitin. Ito po yung pinakahirap kasi ko mahawakit kasi hindi ko kumainin. Bale yan, ulitin naman Ate Francia, sa kuryente at pang-alawan sa mga bata. Apo, kasi para hindi mo na magalaw yung tindahan, ano po Ate Francia? Para yung tindahan, napapaikot mo. Ngilap ko na tao. Opo. Bagong pera. Para yung tindahan, Ate Francia, napapaikot mo. Maraming salamat po, Ma'am Bernadette. Opo. Para yung tindahan, Ate Francia, napapaikot mo. Opo po yan. Yung sabi ko po kanina, Ate Francia, na importante po yung ano yung tindahan kasi opo po yan. Diyan kayo mag-ano yung sa future din naman ninyo. Kasi wala naman ibang hanap buhay talaga. Mahalagaan nyo, ano? Total nagpapagaling ka, ayaw naman namin marugado ka sa ibang trabaho kasi bawal. Kasi once napasaba ka sa ibang trabaho na mabibigat, di ba balik lang yung sakit mo. Justice lang din yung ginawa ng government para sa iyo. Ano, diba? Kaya pasalamat tayo kay ma'am na may maalalay sa inyo. Kaya nagbibigay ng pang-ano ninyo, allowance nyo, ano. Pero wag natin laging aasahan yung pagbibigay ni ma'am, ano, kasi siyempre may iba rin silang umiintindi, may mga pamilya rin sila, may mga kamag-anak, ano. Kaya huwag natin itanim sa isip natin na lagi sila nandyan. Kasi di naman natin sila kaano-ano, di natin sila kakilala, pero tinutulungan ka, ano po. Kaya ang gusto lang namin, pahalagaan niyo po lahat ng tulong na binibigay sa inyo para din sa inyo yan, ano. Para mapa-online niyo yung sarili niyo, hindi na kayo bumalik sa dating buhay niyo. Diba? Sobrang hirap ng buhay niyo dati na halos tuyo. Sana lang po tuyo na pangalan mo. Look, isang tuyo, dalawang tuyo. So yung tuyo po ano, yung... Sapak, yung sibaswan. Yan po. Yun yung ano, inuulam nila dati. Magahantangalian, napunan, inunggan. Kaya naaalala ko si Franz, at yung magdadala kami ng manok, grabe yung kasiyahan niya. No? Manok. Ah, manok. Ang bilang ko kanina, mani. Favorite po ngayon, manok. Mm-hmm. Sobrang sayo po na lang kapag nakakarap ng manok. Kasi nga, hindi mo naman nabibili yun talaga. Hindi mo kaya dati kitain yun. Kasi magkano lang naman yung kinikita mo dun sa pag-uugas ng bote. Magkano yun? 50 centavos? 50 pesos po. 50 po. Isang maghapon na yun. Masakit pa sa ilong yun. Oo, kaya nga po nanay. At chlorine ang gamit doon. Kaya nga po pagagabi po nilalagnat po ako nung time na yun. Ano po kasi po may ano. Parang nag-ano na po yung... Sakit sa baga. Sa baga. Yung bali Ate Francia, matanong ko lang din po. Yung sa ano, sa pabinyag na rin kay Baby Franz. Ano po, parang hindi po kami sigurado. Ano po, inahantay-hantay ko po yun eh. Buk, ano po ngayon po yung Lunes Santo na para pong hindi po ata na ano siya yan, si Franz. Inaantay-antay ko po yung tawag nung ano nung sabing opisina po yan, wala naman po nagtawag sa amin. Gato na lang po, ano kami na lang ang malakad para sigurado, ano po, para mabinyagan na yung bata. Si kawawa naman si Baby Franz eh. Kasi kailangan na sigurasuhin talaga yun. So, ano na tayo, halos magkakalating taon na, malapit na, ano? Mm-hmm. Sa, yung mga kasabayan kasi ngayon, tapos na yun. Mm-hmm. Inasikaso na. So, lakarin natin yung ano, yung Franz para baka abutin naman ang ano, ng Pasko. Yung sabi sa akin, baka dapat, ano? Baka abutin ang Pasko na hindi pa nabibinyagan, ano? Ayaw naman natin ang ganun. Wow. Oo, madali lang naman magkasikaso niyan eh. Mm-hmm. So, saglitan na natin para ma-schedule na natin. May susuot naman na si Franz na? Ay, asan Franz susuotin niya? Paling daw? Ha? Patingin daw susuotin niya? May susuotin niya? Nahanapin ko po yan. Ha? Nahanapin ko po. Nakatamba ko sa mga pinamigay po namin sa amin na damit. Oo, hahanapin pa.
Pagbalik namin natin, ano pa, ready na po, ano gusto namin makita. Kung yung susuotin ni Baby Franz. Sa kanya yan, puti. Puti yun, di ba? Ako kaya, puti. Yung po yung tanong, yung pinili kong plano, pinasuot ko po kay Dani kayo ng bininyagan din. Baka yung pang-baby pa yun. Ha? Hindi man. Ano po, bininyagan po yun ako kay si Dani kayo na ano po, nung grade 3 din po siya. Ah, halos kay Dara ni Franz. Apo. Baka kaya mo na lang. Ano mo na lang, itawag dito. Kung puti, gagamitan mo ng chlorine kasi medyo nakukupas-kupas na siguro yun sa tagal na nakatabi. Ano po yung kuya? Di mo po yun kasi nakabalot na sa plastic. Binalot ko po siya. Ay, okay. Very good. Sana makita namin ano ate parang siya. Sanod na pagbalik ko po kuya. Hanapin ko na po. Oo, i-ready mo na ano. Yung birth certificate, may copy tayo nung kay Baby Franz na. Pero papakita yung original. Ako yung original kaya. Ha? Yung Xerox na original. Nasaan yung original? Ha? Nakatabi po dyan sa meeting. Kaya kunin na namin, ano? Kunin na namin. At para ano, yung original po kaya? Oo, babalik na lang namin. Pinihingi ba yung original? Xerox lang. Xerox lang? Original. Ay, di, meron na tayong Xerox. Hindi ko alam kung ito yung may tama. Ano lang po yung kulay din po yung original. So, kinukuha ni Mark yung ano. Ang dami kasi yan. Pati yung ano, mga birth certificate, yung mga nabin niya ganung nakaraan. Tama ha, ito. Ito ba yun? Okay na yan. Firmado ito. Okay, okay na yan, ano? Okay na yan. Yung Xerox yan eh. Ano? Xerox. Yan. Yan ang mga asikaso para at least ay pambinyagan na. Di na mag ano, di na tayo makahintay na abutin na naman yung bata ng Pasko. Kuwawa naman yung bata. Sana may makasabay din siya, ano? Si Franz, para kung sakali matuloy tayo, mamit niya rin yung ibang mga tinutulungan namin. Ano? Tapos, bago kami umalis na, may bilin sa'yo sa KGM. Ano yun? Yung budget niya. Oh. Ito kasi sabi ni ma'am, ibigay daw sa iyo. Diba, tanda mo, nung pumunta kami dito, nagbibili kami gatas, manok, ulam nyo, mga regado, mga seasoning, ano? Ito, pinabibigay ni ma'am, ang sabi niya, ibigay na lang daw sa inyo. Ibigay sa iyo, ano po? Ikaw na pong bahala yung mga kakailangan ninyo rito. Gaya nung binibili namin ni Kuya Jim, ganun din po, una yung gatas. Ano po? Kasi ginagawa ito ni Ma'am Bernadette para hindi mo na nagagalaw yung tindahan. Para napapaikot mo lang napapaikot ang tindahan at iparan siya. Ito, ito yung sa sukli, sabi ni Ma'am Bernadette, ibigay na daw sa iyo. Galangin mo at iparan siya. Yung 500 sa kuryente, yung 500 baon ng mga bata. Ano po ate Francia? Tapos mayroon ka na ditong bigas. Yes. Ano? Para hindi magalaw po ang tindahan ate Francia. Kasi importante po para sa inyo yan eh, na kahit paano may tindahan kayo just in case of emergency, di ba? Kumbaga yung tinutubo mo doon, gawin mo na lang savings. Kaya dagdagan mo yung paninda mo ng tagdagan. Ano? Ganun mo lang sa negosyo. Mamaya po kuya, mapalingki po talaga po. Pero hindi yan pampalingki kasama, hindi yan tindahan ha. Hindi yan tindahan. Ano kung mapalingki ka nung ibang kailangan mo rito, diyan mo ibawas. Gaya ng bigas, ibukod mo yung kinita mo dito sa kayong puhunan mo. Ano? Pagbukurin mo para at least ma-manage mo yung pera mo. Ano? Saan ka kukuha ng pambili ng sa tindahan, saan ka kukuha ng para sa inyo. Ha, magkabukod po lagi yan. Maraming salamat po, Ma'am Bernadette. Ano, Kuya JM, Kuya Mark, maraming salamat po sa mag-iing. Turo mo lang po sa mag-iing. Ano, punta na rin kami at Francia, ano? Kamusta mo nalakap sa mga bata? Tapos pag nag-text sa'yo yung sa bahay, message mo rin agad ako, ha? Nag-aantay kasi ako ng update. Yung nga po ko yung nangat tumano, sana ko yung matawag kami naman. Di pag ano, di, pupunta na rin kami doon, ha? Maraming salamat po. Ingat lagi, ha? Lagi magdasal, pagdasal nyo rin yung mga tumutulong sa inyo, ano? Gabayan kayo palagi, ha?
Iingat kayo sa darating na si Mami Santa, ha? Lagi magdarasal, Ate Francia. Bye-bye na. Bye-bye na po. Ingat, ingat po. Ingat.